ang katotohanan pala ang pinaka magandang kayamanan. Santos Ebanghelyo, sumala ni San Matay Lucas, hinayaon ikaw. May mga taong umingon kang Hesus, ang mga tinunay ni Juan, kanunay nagpuasa o nagampo. Ingon man ang mga tinunay sa mga pariseyo, panangimong tinunay wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba nimo ninyo ang dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhonon. Dili gayon, apan maabot ang panahon ngang pamanhonon kuhaon, kung itong atlawa, magpuasa na sila. Kunya, gisuginlan usab sila ni Jesus, nining sampingaya. Wali tao nga magtabas o usakap bahin sa bagong bisti, aron itapak sa daang bisti. E kon buhaton niya kini, madaot ang bagong bisti. O ang gitapak, dili bagay sa daan. Ni adunay magsulod o bagong bino, niya sa mga daang sudlanan, nga panik. Kon buhaton niya kini, ang bagong bino, makagisi sa panik. Unya, madaot ang sudlanan, o mausik ang bino. Kinahanglan ang bino ang isulod sa bagong sudlanan. Bagong bino ang isulod sa bagong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bagong bino, tapos siya makainom sa daang bino. Mingon siya, mas maayo gayon ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated, mga kapatid. So, sino ba ang pinakamalayo ngayon? Malaysia. Wow! Sino pa? From Switzerland. Wow. Ikaw na yung taga saan? Wow, Canada. Sino pa? Taiwan. From? New York. Wow, iba't ibang bansa. In-English na tayo. Salamat sa inyong pagpunta dito, ha? And then, nakasanayan na natin buong umaga po, Katikizem. Ikaw na mag-translate sa asawa mo na, ha? Isummarize mo na lang. No. Sabi ni Patrick Madrid, isang known apologist, sabi niya, truth is the intellect's most precious possession. Ulitin ko, ha? Truth is the intellect's most precious possession. Oh. Ang katotohanan pala, ang pinaka magandang kayamanan sa ating isipan. Kaya nga, buong umaga, binigyan namin kayo ng catechism because it is the truth. The most precious possession of our intellect. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Sa aming team, walang tigil sa pagbasa. Paano yung isishare namin sa inyo kung hindi kami mag-aaral? We study not for school. We study for life. Amen? Sabi ni Patrick Madrid, the lack of truth can be catastrophic. Ano? Catastrophic. Grabe yung, ano? Damage. Catastrophic. For example, yung piloto, hindi expert. No. Yung ginagawa niya ay personal na lang yung calculation. No. Delikado ang pag-landing.
andun ka, sumakay. Sasakay ka ba sa piloto na hindi nag-aaral? Hindi. Diba? Anong mangyari sa... pinaka-importante daw, no? By studying, it accomplished this task by offering those who listen rational explanation. Bakit nandito tayo? Naintindihan nyo ba? Bakit nandito kayo? We have rational to arrive rational explanation of the mystical truth na tinuturo sa ating simbahan. Amen? And then ano ang the highest and most important of all, including the truth about the existence of God. Dahil kung wala itong kahulugan, walang meaning itong pagpunta natin dito. And then kung naintindihan natin ito lahat, let us offer everything to God. And then continue to receive Jesus personally. Sabi ng mga born again, you should receive Jesus as your personal Savior. Totoo ba yun? Kinakailangan talaga. Pero sino bang nakatupad yan? Sila ba? Ngayon ay nangungumpisal. Sa lahat niyong kasalanan, you receive Jesus personally. And mass. And receive the body of Christ. You receive Jesus personally. So kung pinaliman lang natin yung ating pananampalataya, again, receive Jesus as your personal Savior. Sila, verbal lang. I accept Jesus verbal. Pero yung lumuhod ka sa confessional box, wow, it is a sign that you embrace Jesus. You cannot embrace Jesus. You cannot be closer to Jesus if you are not humble. If you are humble, it can be catastrophic. Catastrophic. Ayan nga, ang buong team natin, pinikayat natin to catechize you. Not by theological opinions, but the official teachings of the church. Greater than your opinion, greater than your philosophy, greater than any wonderful ideas, because it is the truth. The church is the pillar and the foundation of truth. At yung tinuturo namin, base yun sa aral ng simbahan. Kaya nga, sinishare namin sa inyo. Like for instance, a patient who received erroneous diagnosis of the pain in his abdomen could very well die if the wrong course of treatment. Grabe na. Kailangan natin ng objective truth. Hindi yung relative truth. Diba? Hindi ka magagamit ng perhaps, doubts, kapag it is objective truth. Huwag ka nang magduda. Be firm. So, kailangan natin na an ending study to arrive the objective truth. Basta dogma ng simbahan, huwag ka nang magduda dyan. Bakit? It is divinely revealed personally by God in the scriptures, in the tradition of the apostolic tradition. Kaya nga, ako ay araw-araw nagbabasa. Walang tigil po. And ano yung isishare namin sa inyo? Kung hindi kami magbabasa. Amen? So, sa pagpatuloy natin ng catechism, pwede kayo mag-interact sa atin. Every time mag-live ako sa ating YouTube channel, pwede kayo makakontakt, magkatanong. And then, sa Facebook page ko din, ay mag-catechize ako. Magbasa ko ng libro, ang binabasa ko, ay i-summarize natin and i-share natin sa maraming tao. By doing it, we educate the people the truth. Ang ganda kung malalaman natin ang katotohanan. Sabi ni Patrick Madrid, common sense and own personal experiences tell us that mind imbued with the truth
is clearer, brighter, brighter, and more vigorous than one in which the truth is not present. That mine, by comparison, is dark, shallow, and sluggish. So kung di tayo ay malalaman natin yung katotohanan, ang common sense na nagsabi sa atin, hindi lang yung common sense natin, pati na yung personal experiences natin, ang ating buhay ay malinaw. And then, ang ating isipan, brooder, hindi narrow-minded. No? Brighter and more vigorous. Full of inspiration. Kaya nga, ang daming bumibisita dito, pasensya na kayo sa lugar, dahil hindi natin ma-develop ito, nag-renta lang tayo. It is not only the Diocese of Tagbilaran. Pero salamat sa Diyos, may nag-donate sa atin ng 1.2 hectare. For the permanent office of, hindi sa akin. Saan ba yan, dinonate, Father? Hindi sa akin. Sa Diocese of Tagbilaran ko. Dahil yung simbahan natin ay eternal. Bakit eternal? Ang nagtayo nito ay Diyos, eternal in nature. So kung i-donate yan sa simbahan, eternal. Kahit pamatay si Father Garvin, nandiyan pa rin. Amen? Amen? At magtatayo tayo ng chapel, exorcism room, maliit lang yung exorcism room ko dito. Dilapidated pa. No? At sa i-donate sa isang kapatid natin, ito natin muna i-announce, ay i-donate niya, then lagyan natin ng chapel, exorcism room, mga kwarto sa mga exorcist, sa mga pare na tumutulong sa akin for confession. Hindi ko na po kaya ako mag-isa. But God is everywhere po. Sa mga nanonood natin ngayon, sa ibang lugar, Jesus, I trust in you. So, si nanay lumalapit sa akin from Cagayan. May karamdaman daw siya. Last year ba yun? Isang beses daw siya pumunta, pinagaling ng Diyos. Hindi po ako ang nagpagaling dyan. No? Kundi ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Kristo po. Baka fanatic na kayo sa akin. Father, pahipo naman. Mayroong maraming humihipo sa akin na nag-sign of the cross. No, naging Diyos na ako nito. Fanatic po kayo. When we go to Jesus, the truth, our life, our mind will never be darkened, shallow, and sluggish. Amen? Saan tayo lalapit? Sa katotohanan. Increase your knowledge. Dagdagan nyo yung kaalaman natin patungkol sa katotohanan. Kasi imagine yung doktor magkamali sa pag-diagnose. Ano mangyari sa buhay mo? Catastrophe. So lack of truth, lack of knowledge can be catastrophic. So therefore, isa sa ating kinakailangan, makatotohanan. Di ba? Nag-aaral kayo pagka-abogado. Ang daming aklat ninyo. Pagka-maistra, pagka-teacher, pagka-guro. Ang daming aklat ninyo. Bakit? Sa pag-aaral natin patungkol sa Diyos, wala kayong aklat. Wala ang Biblia. Ang Biblia nandun sa suok. Maho mo ng totoo. Hindi. So, altogether, let us also profess the same statement of Brother Patrick Madrid. Sabi niya, truth is the intellect's most precious possession. Amen? Amen. So, anong gawin natin? Bilhin tayo ng aklat patungkol sa ating simbahan. Ang daming mga Katoliko, madaling mauto sa simbahan na tatag ng tao. Dapat tayo mag-aral. Kaya nga, nagkatikisim tayo. Amen? Amen? And then, receive the sacrament of healing, confession. Alam nyo, kung nangumpisan kayo ngayon, higit pa kay Father Darwin ang nilapitan niya. Si Kristo po, literally.
Because the one who instituted the sacrament is not Father Darwin, but Jesus Christ Himself. Every time you receive the sacrament, you receive Jesus. Amen? Amen. Pangalawa, sacrament of healing, anointing of the sick. Mag-anointing po ako mamaya. Pero papasok ako dito, mag-exercise ako sa mga sinapian ng mga demonyo. Yung biktima ng mga barang, kulang. At yung mga case officers natin ay mag-determine, mag-discern, kailangan ba kapapasok dito. Kapag hindi kayo recommend, huwag kang mag-force. Wala ka namang demonyo. Bakit gusto mong pasukan ng demonyo? And then ang gagawin ninyo, yung sacrament of confession is greater than exorcism. Amen? Don't feed the demons. Ano yung feeding the demons? Mag-feeding tayo sa mga demonyo eh. Kailan? Unforgiveness. Kumusta yung puso mo? Nagagalit ako sa katupi ko, Father. Puno ako ng puot. Puno ako ng galit. Gusto ko mag-revenge, Father. Buong araw mo, nagagalit ka. Unforgiveness is feeding demons. Ano pa? Fear. Natatakot ka! They lead you to anxiety. Don't feed the demon. By activating your fear. Anong gawin natin? Unforgiveness to forgiveness. May kailangan mag-usap kayo lagi. Just pray for them. Just bless them. Don't curse them. The antidote of fear is faith. Increase your faith. Pangatlo, isolation. You feed the demon by isolating yourself from the society. Parang meron ka ng ibang mundo. Nagtatako ka lang sa kwarto mo. You feed the demons. Isolating yourself. Ayun ako, nagkadaan ako. Karin ako pikas kasi pupunta na ako sa ibang cluster. Dito na ako magpamimbro. Lilipat ako ng ibang parokya. Ganun. You isolate yourself from the society of faith to the community of faith. You feed the demon. Anong gawin natin? Socialize yourself. Socialization. Be active to the community of faith. Hindi po yan puro perfect. Yung mga member natin, yung cluster members ninyo, hindi yan perfect. Be socialized to them. By doing it. Socialization, increasing our faith, and then forgiving one another, you starve out the demons. Uy, nagugutom ang demonyo. Hindi na yan sasama sa'yo, dahil gutom. Sasama yan sa'yo kapag laging busog. Pinulito ko ito. Pinakain ako niya. Full of hatred. Hatred. Lahat ng lumalabas sa bibig mo, hatred, biases, gossip. Uy, you feed the demon. Gusto siya. And dahil doon, papasok sila ng maramihan. Yung ini-exercise ko, tell me your name! Sabi ng mga demonyo, we are legion. Legion are 6,000 demons. Uy, ang dami na. Binubusog mo sila. Starting today, you must start the demons. We'll continue to abide in our needs. Amen? Amen. Ano? Pagugutumin niyo yung demonyo o bubusugin niyo? O hindi yun sumasagot yung iba. Para pinigilan sila, no? Ng demonyo. So, that's the reason why ang topic ko kahapon is what is our enemy? Yung toko dun sa kalapi. So from time to time, iba-iba yung topic natin.
Bakit? Gusto ko na tutubo tayo sa kaalaman ko. Every place should be a new topic. But it is all about empowerment. Amen? So, sa live ko, iba't ibang topic yan. Di pa ulit-ulit. Ang dami nating dapat pag-aralan. Mamatay na lang ako. Hindi pa ako matatapos. Amen? 2,000 years old ang simbahan. Yung existence natin, 70 years old, 40 years old ako ngayon. So, 70 yung average. So, malapit na. So, 30 na lang. Kung 69 yung age mo ngayon, isa na lang. Kung 60 na, 10 na lang. Wag mo na yan sayangin. Amen! And then, sa mga may sakit ngayon, every Sunday, every day, receive Jesus. It is greater than Father Darwin. Abog lang ko. Compare sa lawas ni Kristo. Natutuwa ba kayo ngayon? At pasalamat tayo sa lahat ng kapalian dahil sa kanila, we receive the bread from heaven. Amen? So, sana dublihin natin yung pag-ibig natin sa ating mga pari. Dublihin ninyo ang pag-unawa at pagmamahal sa ating mga pari by doing it. They are converted. And you are also converted. Amen. 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 God is good. All the time. All the time. God is good. At ngayon, magsimula kayo mga lakaw na media, magsimula na ako for solid exorcism. At huwag kayong magsilip dyan sa butas. Baka mag-transfer sa inyo. Huwag kayong natakot. You feed the demons. Activate your faith. So, mag-bless na ako sa anong ninyo, ha? Sa... Diyan lang kayo sa inyong upuan. Huwag na kayong lumapit sa akin, ha? Yung unahin natin yung salty nyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the Holy God, by the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt to the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you, in whatever place you are sprinkled. May pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you with thine of goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in nature remedy for soul and body, and that everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Jesus Christ our Lord. Lahat ng salt ninyo ay holy and exercise salt na po. Ang unang gumamit niyan ay si Prophet Eliseo. Niligtas niya ang bayan ng Diyos using holy salt. Saan mo basa? 2 Kings chapter 2, verse 19. Na kayo nang magbasa, ha? Basahin nyo yan, ha? Assignment ninyo. And then, yung salt ninyo ay hindi lang holy salt. Holy and exercise salt. Because of Christ, bigyan natin ng papuri si Kristo po sa masipang pakpak. And then, sunod natin yung tubig ninyo. I-open ninyo yung tubig. You creature of salt, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water, fit your braces against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, may the power of the self-same Jesus Christ, O Lord,
who shall come to judge the living and the dead and the world before? O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which you consecrate to manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let sansoms enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hideous snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that rule the enemy banish, so that he may possess the world being deceived in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Lagyan nyo ng kaunting salt yung tubig nyo, kaunti lang. Author of invincible strength, and King of conquerable empire, ever glorious, triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the divine enemy, who boldly put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honor and sanctify it with a Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror dive in afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to the Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Yung tubig ninyo, hindi na yan ordinaryong tubig. It is holy and exercised water. Hindi ko alam sinong i-exercise ko mamaya dahil merong mga biktima ng kulam, barang, mamaya. No, huwag kayong matakot ha, huwag kayong tatakbo. Hahabulin nila kayo. No? Ang sweet ninyo, naghahabulan kayo. Don't feed the demon. Activate your faith. Starve out the demon. Amen. And then, gamitin nyo po yan from time to time. Turuan nyo yung mga apo ninyo to use before going to sleep. Pwede din lagyan nyo ng water font, holy water font yung pintuan ninyo para labas-pasok, nag-consecrate kayo sa sarili nyo using the holy and exercise water. Anong sabi ng simbahan? Hindi po ito akin, ha? Ito po yung katotohanan. Okay? Anong sabi ng simbahan? Let the creature serve you in expelling demons and curing diseases. Wow! Makasave kayo nito. Pero natural yung sakit ninyo, listen to the doctors. Hindi naman tayo mga fanatic. Okay? Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Ano? Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Yan ang intensyon ng simbahan. Yan po ang katotohanan. Nandito po yan sa ritual ng simbahan. Amen? Amen. Kaya yung mga kaibigan yung pare, hihikayatin ninyo na gagamitin nila itong prayer na ito. In blessing your water. Okay? And then ano pang sabi? Let us home enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and peace of them that dwell in be banished, that dwell therein be banished. Wow! Yan ang nakasulat sa ritual ng simbahan. Wow! Hindi yan all about anting-anting. It is the intention of the church. Greater than my intention. Greater than my opinion. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Gamitin nyo yan, ha? Huwag na yung mga bagakay, ikog sa pagi, ilalagay nyo sa gilid ng inyong pintuan. Use the sacramentals of the church. Okay? So, nandating i-bless yung olive oil ninyo. God's creature oil, I cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil,
needed bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge the living, both the living and the dead in the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service we acknowledge may please you to regard favorably and to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it one thing to seek, so that with the made world may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those who use this oil, which will bless in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, and all wants of the enemy, let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image, and redeemed by Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its own serpent. Through Christ, O Lord. Amen. Yung oil ninyo, holy and exercise oil because of Christ. Mag-consecrate kayo sa mga senses ng mga anak ninyo bago matulog. Or kung wala kayo, mag-consecrate sila. And din yung prayer na sa Facebook page din natin. Okay? Sunod natin, i-bless ang incense, candles, rosaries, Benedictine cross, Benedictine medals, Benedictine earrings, Benedictine belts, Benedictine ring, holy images of God, holy images of the saints, holy images of the angels, scapulars, and all your religious items. Handbook. Heavenly Father, to your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in your hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items might restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the plight of your priests and people. And to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, and unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exercise. Sacramentals na po. Gamitin nyo po yan at ilagay ninyo sa altar ninyo. Huwag nyong ilagay sa kahit saan. Dahil holy and exercise. Sacramentals na po yan. Amen? Amen. Nakita nyo yung babae, si nanay? Sino ba yung lumapit sa akin? Kanina? No. Na pinagaling ni Kristo. Hindi po si Padre dati nagpagaling dyan, kundi si Kristo. Amen? Amen? So, kung tayo lahat lalapit kay Kristo sa ating kaparian, ang daming mababago. Secondary lang po yung pagkagaling. Kung hindi din tayo pagalingin ng Diyos, your will be done. Don't waste your pain. Don't waste your suffering. Offer it to God. Lord, I will offer my illness for the sanctification of myself and for the salvation of my family. Amen? Amen. So, yung oras ninyo, gamitin ninyo sa pagdasal, discernment, contemplation. Dahil lahat tayo ay hindi para sa mundong ito, kundi sa kaharian niya. Wow! Excited time, sana tayo mamatay. No? Dahil hindi naman ito kaharian. No? Lalo-lalo na yung doble na yung ating kaligayahan doon sa ibang buhay. No? So, mga kapatid, yung team natin ay hindi na nagtatrabaho. 100% na inahalin nila yung sarili nila. So, kakatok ako, hindi para sa akin. Kakatok ako para sa ministry ko. Kung may grasya kayo, pwede kayo mag-share. Yan ang gagamitin natin sa pangbayad sa kurente, gasoline allowance sa ating mga pare na tutulong sa atin. Ilang pare ang tumutulong natin ngayon?
Tatlo? O, tatlong pari, no? So, bigay tayo ng gasoline allowance sa kanila. And din nagrenta tayo sa... Hindi po yan para sa akin, ha? Huwag niyong ibigay sa akin dun sa, ano, sa ministry natin. Okay? Oh, ano, kung wala kayong pera, ipagdasal niyo kami. Yan ang higit namin kinakailangan. So, kami din ay mag-aaral ng maigi para marami pa kami may share sa inyo. Nakatotohanan galing sa simbahan, not theological opinion, not just theological reflection, but it is grounded on the teachings of the church, to the word of God, to the apostolic tradition, not the tradition of Father Darwin, apostolic tradition, yung teaching ng mga apostoles na hindi na nakasulat sa Biblia. So magsimula tayo ng maaga ngayon. Alin, tatawagin yung mga pangalan niyo dahil may holy hour kami mamaya, mga 4 to 4:30, first Friday ngayon, no? At isasali po namin kayo sa aming dasal. At sana naman, isali nyo din kami, no? Na maprotektahan sa kaaway natin, ang kaaway natin ang demonyo, na protektahan ang ministry ni Kristo na ini-entrust sa amin, sa ating mahal na obispo, na magpatuloy hanggang sa huli. By the way, yung proceeds sa mga religious items na na-avail ninyo, tinutulong natin sa mga scholars po. Yung mga hindi seminarian, mga 35. Yung seminarian ay 17 seminarians po. And then, bakit tumutulong tayo ng mga seminarian? Para mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen? Amen. Kung bukas siya mamatay, may 17 ka seminarian. Oh, papalit. Kung mawala si Father Darwin mamaya, no, may 17 papalit. Amen? Amen. Ay, hindi tayo para sa mundong ito. Sabihin mo sa katabi mo, no, para ka sa Diyos, no, para ka sa Kanyang kaharian. Excited na kayo? Mamatay? Simba po ka, Padre, ikaw sana mauna, no? Sabay na lang tayo para enjoy. So, huwag kayong matakot. Increase your trust to Jesus. Everything. All your problems, all your trials, all your different illness, just proclaim, Jesus, I trust in you. Can you repeat 3 times? Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Amen? Amen. Kumusta ang feeling ninyo? Don't trust human being. Trust God. Because He is almighty. He is all-knowing. He can do the impossible thing. And add this in your prayer. Your will be done. Not my will. Amen? Amen. Gagaan yung isipan mo. Gagaan yung puso natin. Ayun, ngayon ha, dito, mag-exercise ako, and then mga 3 p.m. lalabas ako for anointing of the sick, and then tatawagin yung mga pangalan ninyo, yung mga case officers, magsagawa ng supplementary prayer bawat isa sa inyo. At silang mag-discern kung i-schedule kayo for solemn exorcism. Huwag kayong hindi kayo ang mag-discern. kahit walang demonyo, Father, i-exorcise mo ako. Sige, no, yeah. Let us ask Satan to possess you first. In order to exorcise them. Sino pala labisin kung walang demonyo? Di ba? So makinig kayo sa mga case officers, ha? Dahil sila ang maraming alam patungkol dito. At kung hindi kayo i-recommend, huwag kayong magtampo. Hindi ako ma-exercise ni Father Darwin. Nakin siya lang ang pinutahan ko dito. Mali yan. Ang pinutahan natin ang katotohanan. At ang katotohanan ay si Kristo. Anong sabi ni Patrick Madrid? Truth is the intellect's most precious possession. Ano? Ulit. Truth is the intellect's most precious
possession. Ulitin ninyo. Truth is the intellect's most precious possession. Anong implication niya? Mag-aral na tayo. No? Magbasa ka na sa patungkol sa ating inang simbahan, and then you will be amazed by the mystery of our faith. Hindi ko ipagpalit itong simbahan ito. Dahil it is founded one Catholic Apostolic Church. One, united in teaching, united in doctrine, united in liturgy, united in hierarchy. Catholic Universal. Kung pupunta ka sa Italy, nandun. Pupunta ka sa Italy, nandun. Pupunta ka sa Sama, nandun. Catholic. Yung simbahan mo, Catholic ba? Or, dito lang yan sa Pilipinas. Why Catholic? Because Jesus is Catholic. He is for all. That's the meaning of Catholic. God is for all. That's the reason why the Pope embracing the imam of the Muslim. Nakita niyo yung balita sa Indonesian Muslim imam? Hinalikan din siya sa ulo. No, ang ganda. Because our God is all-embracing. Not exclusive God. Exclusivistic mentality. But inclusive, universal, Catholic. And then apostolic. Bakit apostolic? We are grounded to the apostles. No? Kung yung simbahan nyo is not grounded with the apostles, lumipat ka na. Yan po, apat na marka. One, holy, banal. Ang daming banal sa atin. Yung simbahan mo, wala pang banal, uy, tumakas ka na. Hindi yan proven and tested. Sino yung simbahan na yung banal? Isa lang, Iglesia Katolika. Yung iba, mababait sila, pero walang banal. Yung mga Katoliko, makasalanan, pero maraming banal. Bakit? It is founded by Jesus Christ, the Holy of Holies. Amen? Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? Then, after practicing prayers, confession, na-highlight nyo sa kasama natin, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals, you deliver us to your house. Okay. And then, tatawagin na yung mga pangalan ninyo, ha? Ati Mayan, magsimula na ako dito for solemn exorcism. And then, 3 p.m., lalabas ako for anointing of the sick. And then yung mga hindi na may terminal illness, mag-receive kayo ng Eucharist. Yung nahirapan na sa pag, bibigyan ko kayo ng katawan ni Kristo mamaya. Okay? So, sakripisyo lang dahil mag-exercise pa ako. At kung may sisigaw dito, relax lang. No. Baka... Relax lang. Hindi ko alam dahil mag-depende ako sa mga case officers natin sino yung ipa-exercise nila sa akin. Okay? Yeah, God bless. Simulan na ako ha. And then, sana makalabas ako alas 3. Dahil ang daming demonyo minsan. Hindi ko alam. Uy, ipagdasal niyo ako na makalabas pa ng buhay dito sa deliverance. Na minsan ay puno ako ng pasa. Na, dahil karatista, no? Yung demonyo ay black belter. And then, ito ko mag-exercise. Alam niyo sa buhay ni St. John Meriviane? Grabe yung taong yun. Banal na banal, no? Natutulog na siya, mga alas 12, tulog na tulog. Bigla na siyang nagising, si St. John Meriviane. Bakit? Maraming nag-iingay dun sa baba. Sa pagbaba niya, nakita niya yung demonyo. Demonyo pala. Sabi ni St. John Vianney, ikaw lang pala. Bumalik at natulog. Hindi natatakot. Sinabi lang niya, ikaw lang pala. No. Bumalik at natutulog. Tayo pa yun? No. Sino ba ito? White leading ito. White leading ito. Tapa!
St. John Maribiane, ikaw lang pala. Indisturbo mo ako, matulog na lang ako. It is not a challenge. When your faith is increasing, amen? Amen. Sabihin mo, ikaw lang pala. Ikaw lang pala. Ano sinabi mo sa katabi mo? Hindi naman jablo yan. No? Huwag kayong matagal. Magsimula na ako, ha? God bless.